sara. Unahan ko na, kasi po may pinapasa nga akong batas itong Magna Carta for Seafarer. Ngayon pa lamang, itong mga mining agencies, mining companies, makinig ka lang muna Gail ha, naglalabi na sila. Apo. Nagpapakalat na sila ng mga disinformation. Mm-hmm. Nagpapakalat sila sa social media na makuha na ng mga maling balita, maling impormasyon na para magugulo itong ipinapasa kong bill na Magna Carta for Seafarer. Tulad sa sitwasyon ni sir, gusto nila lagyan ng escrow. Ano ibig sabihin ng escrow? Kapag nanalo si sir sa NRRC, kasi sa present setup, once nanalo si sir sa NRRC, agad-agad, kailangan siyang bayaran. Opo. Final and executory. Halimbawa, sinabi, panalo si sir ng $100,000. $100,000, ibibigay agad kay sir yan. And halimbawa, sabihin ng agency, yung shipping company, eh, mukhang mali ata yung pagka-diagnose sa kanya, mukhang sinobrahan ata. Mm-hmm. So mag-appeal sila sa Court of Appeals. Pero hawak na ni sir yung kanyang, ano, yung kanyang claims, yung pera. And then after Court of Appeals, akit pa sa Supreme Court. Mm-hmm. There's that little possibility na baka mananalo sila sa apila, ma-reverse. Then, obligado si sir, ibalik yung pera sang-ayon doon sa sinabi ng korte. Halimbawa, sinabi ng korte, hindi ka dapat $100,000, eh 50,000 ka lang dapat na sobrahan ang pagbigay sa'yo. So ibabalik niya sa'yo yung 50,000. I don't see any problem with that. Ang gusto ng mga mining agency, Attorney Gail, nandiyan ka pa? Yes po, apo. Ang gusto nito mga mining agency, pag nanalo siya, final executory, sige, yung pera halimbawa $100,000, ilalagay on escrow. Hindi mahawakan ni sir yan. Hanggat hindi matatapos yung kanilang appeal na pwedeng umabot hanggang Supreme Court, na pwedeng umabot hanggang 10 years, 15 years. Dito na ngayon nagkakaroon tayo ng karanasan na merong mga claimant, land-based, yung mga domestic dito, apo, na nanalo na, hindi nila natikman yung kanilang panalo dahil namatay. They were outlived by the process. Apo. Dahil umabot ng siyam-siyam. Tumanda na. 15 years ago pa yung kanilang panalo, hindi nila maklaim-claim dahil nga umakyat sa hanggang Supreme Court. Yun yung sinasabi ko, kaya hindi ako papayag. Yun ang nilalabi ngayon nitong mga mining companies. Nagpapakalat sila ngayon ng pera para kontrahin yung bill ko. At ito'y pinangako ko noon over my dead body. Hindi ako papayag. Pakalat pa more kayo ng pera, pakalat pa more kayo ng mga disinformation. At sinasabi nila, noong 2020, kumuha sila ng isang data sa isang consultant firm. Itong isang mining agency na bumaba raw yung deployment, pag-recruit ng mga foreign shipping lines, especially sa EU, European Union, ng mga Pilipino dahil nga sa present setup natin. Mm-hmm. Dahil pag nanalo, agad-agad binibigay, hindi pinapayagan na magkaroon ng escrow. Ang hindi alam ng mga ulol, mga ungas, 2020, natural, bababa talaga yung deployment dahil COVID time yun. Apo. At ginamit naman yun ng mga ibang taga-media. Oo nga, bumaba. Kasi ganito, ganon. Dapat palitan na, dapat lagyan ng escrow. Samantalang, there's no such thing naman sa ibang bansa. Wala talaga. Dito lang sa atin yung gusto na mangyari yan. At ako, hindi ako papayag. Hindi ko ilalagay yan, yung escrow na yan. Hindi. Tingnan nyo po. Samahan nyo po ako dito, my dear followers. Sa Senado, okay na ako. Sana dun sa Bicam. Sa Bicam kasi, makakaharap ko yung mga counterpart ko sa lower house, sa Congress. And medyo concerned ako dahil sa Congress, marami sa kanila doon ang gusto na merong escrow. Kaya ngayon pa lamang, my dear esteemed colleagues in the lower house, sa Congress, maniwala kayo sa akin. Kasi po,
may experience ako rito. Hindi ko naman minamalit yung experience yun dyan sa Congress, sa lower house. I respect you. Hindi matatawan ang inyong talino, ang inyong galing at ang inyong sinseridad na para makatulong sa ating mga seafarer. Pero hear me out. I've been doing this for the past 20 years. More than 20 years. Ilan na ang mga reklamo na tanggap ko rito na yung mga trabahador na nanalo sa kaso, hindi nila tikman yung kanilang naipanalo sapagkat namatay na sila. Inabot na ng siyam-siyam. Isa pa. Base sa records, yung porsyento na kapag inakit sa hanggang Supreme Court, 92% talo yung nag-apila na mining company. O only 8% na sila yung nananalo at kinakailang magbalik yung mga seafarer ng pera. Ang liit na porsyento. You see? At ako'y nananawagan sa mga kasamahan ko sa Kongreso, sa lower house. Kung gusto niyo po ng mga tamang impormasyon, huwag hook sa kayo kumuha ng impormasyon sa mga consultancy firm na kung saan galing, mga UK pa yan. Huwag. Sa DMW, kasi sino bang nakakaalam kung ilang mga Pilipino ang nadideploy at hindi lang Pilipino na papaway, kundi yung tayo mismo, DMW. Bakit mga ibang bansa? Kasi tumataga ibang bansa, they were commissioned to do a survey. Eh, sino nag-commission sa kanila? Lalo pa yung nakita ko isang company, I'm not gonna mention that company, from UK. Eh, tinan ko yung profile. Yung presidente noon, CEO, eh dating presidente ng isang mining company. Of course, maging bias siya in favor of that sa mga mining companies. Meron pa nagpalabas na union na in favor dun sa paglalagay ng escrow. Tingnan mo kung sino yung mga official dun sa union. Di ba? Pero may mga union na hindi pabor sa escrow. Yun ang mga okay. Mm-hmm. Lastly, kayo po dyan, mga mining company, kumita na kayo ng limpak-limpak na salapi. Hindi naman kayo kikita dyan, hindi naman gaganda mga buhay nyo kung hindi dahil sa mga pawis, hirap, dugo nitong mga seafarers ninyo. Yung iba sa kanila, namamatay. Totoo. Nahulog sa barko, overboard. Nababalian. Nagkakasakit, tulad naman kay sir. For all we know, baka hindi siya makapagtrabaho, disabled na siya forever. Nang dahil sa hirap, pagod at katawan nila at pagkakasakit nila, ang sasarap ng buhay nyo dyan, mga mining agencies. Imbis na gamitin nyo yung mga pera ninyo para sa disinformation campaign sa inyong paglalabi, ibigay nyo na lang sa mga seafarers ninyo. Di ba? Gagastos, gumagastos na mga milyon-milyon ito mga mining companies. Milyon ang ginagastos. Even while we speak, kumakalat ang pera nila. Opo. Kumakalat ang pera nila. May kita mo naman eh. Mahalata mo eh. Umaanda ng labi na. Kaya sinabi ko, nung pinasa ko yan, over my dead body. No. Lalaban ako. Expose ko kayo. Subukan nyo. Pag nalaman ko na kayo naglalabi, expose kong pangalan nyo. Tingnan natin. Hanggang saan tayo makarating, i-privilege speech ko pa kayo, kakapal na mukha nyo. Kaya nga hindi mapasa-pasa itong Magna Carta for Seafarer. Matagal na to eh. Ang dami ng mga senador na nag... Sa Senate, okay. Maganda eh. Okay na momentum eh. And then all of a sudden, boom. Pagdating sa Bicam, naharang. Because ang lakas ng lobby. Lobby money. Ang lakas. Tagal na nito. Tagal na nitong Magna Carta for Seafarer. Hindi mapasa-pasa kasi dito sa itong mga mining agency na nagpapakalat ng lobby money. Di ba? Tingnan natin, magkakasubukan tayo. Matira matibay sa atin. Tingnan natin. Kakalkalin ko yung mga baho nyo dyan sa mining company nyo hanggang sa mapasala kayo. Hindi na naawa sa mga seafarer tulad kay sir, oh. Hanggang ngayon si sir, kanina kita ko, iniinda niya yung sakit niya. Kahit sabi, pinauna ko nila yung sir eh. Yung mga pumipila. Sabi ko, mauna lang kayo kasi parang hindi umakakbang. Kasi hanggang baba, sir, masakit eh. Opo, sir. Spinal cord kasi. Yung sa spine kasi, sir, sabi.
Eh, nagtanong na rin ako sa mga doktor na specialist, hindi sa ano. Sabi na medyo matagal-tagal daw ang gamutan. Kaya po, spine doctor, kailangan mo. Sir, kaya nga sa DMW, sir, sila ang mag-guide sa iyo kung sino yung doktor na dapat mong puntahan at magsasabi talaga kung ano yung sitwasyon. Tsaka mali naman po yung sinabi ng crewing ko. Ang doktor po nag-advise sa akin na malapit para po hindi ako matagtag sa biyahe. Yung doktor ng company doctor po ng Manila Doctors. Kaya yun po yung ano. Basta, sir, nasa likod mo ako. Maraming salamat po. You talagang sa right po lumapit, idol. Buti po dito kayo lumapit. Dahil iyan po yung batas na ipinapasa ko ngayon, yung Magna Carta for Seafarer. Ilalaban kita kahit santay sa dulo ng walang hanggan. Tandaan nyo yun, sir. I'm with you. Hindi lang po sa inyo, sa lahat ng mga seafarers. Maraming salamat, idol. Sobrang thank you rin po sa inyong tiwala. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, sir. Yes, sir. Sige, sir. At kung meron kang kailangan pamasahe, okay lang po, sir. Meron po akong budget yan. Okay lang po, sir. Punta kay Kaudet, sir, ha? Tulong lang po talaga yun, ano? Tulungan nyo lang po ako, sir. Bukas na bukas, sir. Yan lang po yung ano, transportation, ako ng balad at sasama namin sa DMW lahat. Okay, sir? Maraming salamat po, sir. Yes, sir. Saludo po ako sa inyo, sir. Thank you po, sir. Yung mga bayani. Kayo po yung mga seafarer. Sobrang saya ko, idol. Nakita kita ng personal. Thank you, sir. Thank you, sir. Kasi yung, alam mo yung buong payata si Rapi Tulfo kami roon, eh. Ah, sa payata sa galing na po ako sa ano nyo, sa ano po, kay Sir Rap. Ah. Bali, in-endorse lang po ako rito kasi nga matigas yung company ko na ayaw, dalawang beses tinawagan taga doon, ayaw nila. Eh, wag nyo na pumuntahan yung hinayupak ng kumpanyang yan. Wag nyo na pumuntahan. Kaya sabi doon ka na kay, ano, kay Sir Rap. Magsasayang lang po kayo ng oras dyan. Eh, tayo po, rekta na tayo sa DMW at plus kami pa po. Ang kasangga mo ngayon, Senado at saka DMW, pinakamatibay na kasanggayan. Maniwala ka dyan sa maling company na yan. Baka mamaya, pasarapan natin yung hinayupak na yan. Okay? Okay po. Po. Maraming salamat po, idol. Thank you, sir. Thank you po. Maiulit ko lamang po doon sa mga maling company. Magkakasubukan tayo ngayon. Totoo yan. Ubusin yung pera nyo sa paglalabi. Sige, labi pa more. Yan, trabaho ng mga yan eh. Apo. Bubuhos ng pera yan. Sakusakong pera, ibubuhos nila paglalabi. Para guluhin itong bill na ipinapasa natin. Kaya nga itong Magna Carta, tagal na nito. Tagal na. Ilang Congress na lumapas? 14, 15, 16, 17, 18, 19 Congress. Itong 19 Congress may papasa to. Maniwala ka sa hindi. Itaga nyo sa bato dyan, kayong mga money agency. Taga nyo sa bato. Hindi ako papayag. Ano to, gaguhan? Hindi ako papayag. Lalaban ako. Kung noon eh, di ba? Napapaikot nyo yung marami. This time, hindi. Ang kagandahan nito ngayon, napakaraming senador ang sumasang-ayon at nangako ng kanilang full support. And I really appreciate lahat ng mga kasama ko sa 19th Congress. Sobrang thank you, mga sir, mga kasama. Saludo ako sa inyo. Lahat. From Senator Mig Subiri, lahat sila. Mm-hmm. Talagang nagpakita ng full support. Opo. Kaya ako po'y humahanga sa lahat ng mga kasama kong senador ngayon. So, 19 Congress. At lahat ng mga re-electionist, i-re-elect nyo po. Totoo yan. Lahat ng mga re-electionist ng senador dyan ngayon sa 19 Congress, i-re-elect nyo dahil sila po ay mga mababait at alam nila kung ano yung mga bill na karapat-dapat na maipasa. Mm-hmm. Okay. Thank you. Salamat po. Hindi na, wag mo lang kausapin. Sibakin mo na yung crewing manager na yan. Sipain mo na yan, Odette. Ngiyabang yan. Apo. Diba? Hindi nga. Kasi nga po, hindi alam nito mga money agency na ito. Ang sasarap ng mga buhay nito. Mm-hmm. Hindi nila alam yung kapalit ng kanilang kasarapan, nagkakuba-kuba na, nagkabali-bali na yung buto ng mga seafarer nila. Yung iba nang kamatay pa. Totoo yan. Nagkakasakit. Kung ano pa mga sakit, gawa ng hirap sa trabaho. Tapos pag dumating yung time, na para ma-compensate properly these seafarers na naghirap, babaratin nila. Opo. Isa pa, ilalagay mo sa escrow. Eh paano kung after 15 years, saka sinabi ng Supreme Court, okay, sige, tama yan. Walang dagdag, walang bawas. Eh kunyari, nanalo ng $100,000, after 15 years, because of inflation, ang baba na yan. Bukod pa dyan, magkano lang halaga niyan? Bukod pa dyan, paano magpapagamot yung pobre? Opo. Kaya nga sinabi ng NRSC, okay, this is $100,000 para pagpapagamot mo in all. Di ba? Pag-operasyon, lahat na. Kasama na dyan.
eh hindi niya magagalaw yan. So ibig sabihin, 15 years siya magtitiis. Totoo, di ba? Kasi hindi niya magagalaw yung perang pinanlunan niya eh. 15 years siya mangungutang, malulubog siya sa utang. Mangungutang yung left and right, magbebenta ng mga ari-arian para pampagamot sapagkat yung pinanalo niya nandoon naka-hold sa escrow. Bobo kayong mga taga-maning agency. Labi pa more. Sige, i-expose ko kayong lahat. Yung kagaguhan ninyo. Tira natin kung hindi tayo mag, kung hindi kayo mabulgar lahat ng kabahuan ninyo. Loko-loko eh. Loko-loko tong mga maning agency. High blood talaga ako. Hindi nga. Di ba? And there will be a what we call period of interpolation sa Senate, and I'm glad na yung mga kasamahan kong senador, they will no longer interpolate kasi nakita nila maganda naman talaga ang bill. Opo. Maganda ang hangarin po. Ewan ko na lang doon sa lower house. Yun, magkakaroon ng konting bakbakan doon. Magkakabakbakan doon dahil meron doon sa lower house, gusto talaga ilagay yun. Well, meron silang reason. Magaganda naman ang reason kung tutusin. Pero mas maganda ang reason ko. Yun lamang po. Kailan daw abangan yan? Hopefully before the end of this year po. Habulin ko po yan before the end of this year. Totoo yan. Talagang ipinangako ko po ito, kaupo ko pa lamang, Senado, Magna Carta for Seafarer, may papasa yan. Ipaglalaban ko to kahit do or die. Maniwala kayo sa akin. Putris itong mga maning agency na ito. Sige. Okay po. Bago maiblad si Sherry, mag-news break na tayo.